Hi guys! Welcome to Behind the Scene of Saber Stop Motion Animation. Natwarag yung English. Siguro nakita niyo na si Saber dun sa mga nakaraang episode. And by this time, hindi ko pa sinushoot ko kahit ano dun sa mga episode na lumabas siya. Ang setup natin is composed of 4 light setup. Sinubukan ko to ng isang ilaw, dalawang ilaw, tatlong ilaw. Pero pagdating kasi sa post, hindi siya ganun kadaling ayusin. Kumbaga, challenge para ayusin yung setup niya, yung background niya, para alisin yung green and ilipat siya. Ang final setup ko is 4 light setup. And sa maniwala kayo sa hindi, itong setup na to is tumagal ng buong linggo. De joke lang. Tatlong araw. Tatlong araw yung setup kasi ang daming adjustment. Tapos kung ano yung gagamitin kong modifiers, kung mag-umbrella ba ako or magkagamit ako ng strobe, ng ilaw sa strobe, and then yung lens, yung setup, yung background, paano ko patatayuin si Saber. So maraming mga nangyari bago ako nag-come up dito sa final setup na to. And ito na yung pinaka madali na processing para i-chroma key. Hindi ko alam kung na-discuss ko na yung chroma key, pero ibig lang nang sabihin is keying, natatanggalin natin yung kulay sa post or sa processing sa Premiere. Nakikita niyo yung setup natin na wala pa siyang ilaw. Bukasan natin yung background light niya. Background light at the same time, meron din siyang konting rim dito sa gilid. Ang gamit ko dito is yung ring light natin. Kung mapapansin nyo, ang inilawan lang natin is yung background. Ito. Yung background lang, dark pa rin si Saber. Ngayon, meron pa rin siyang shadows doon sa gilid. So, importante dito, maayos and pantay yung liwanag mo all throughout the background or itong green para madali siyang tanggalin in processing sa Premiere or so sa any software para hindi siya maapektuhan. So ayan, pansin nyo. Luminaw tong left side ni Saber. Ilawan pa natin yung isa. Ayan, pantay na sila. Kaso ang problema dyan, yung baba. Okay na sana yung 3 light setup kung maayos siya. Then, ito yung baba, yung sa shadows. Camera natin, dapat naka-tripod siya. Ito na yung final setup for lighting dito sa figure natin or sa subject natin na si Saber. Ngayon, isa pang problema natin is yung paano mo siya patatayuin. Actually, ito pala yung nauna na naging issue. Kung paano ko siya patatayuin. Gumamit ako ng kung ano, parang boom, ganun, or something. Pero, ang bottom line ko rin is, nag-settle ako sa alambre. Alambre lang to. Yung nagpapatayo sa kanya. And, ayan, maraming tripod lang yung setup. So, para mas makita nyo ng mas clear yung kung ano yung nasa likod, talagang behind the scene of Saber, ito yung ilaw natin. Bali, dalawa yung ilaw na ginamit natin para mapantay or ma-flatten tong color green natin na tatanggalin natin in processing. And ginamitan ko lang siya ng kartolina lang rin to na black para mas control natin yung light. Well, technically modifiers na rin to kasi minodify mo yung light. Then, etong umbrella natin is yung modifiers din natin para naman dito sa ring light natin. And ito lang yung mga available na ilaw ko, kaya dito ako nag-focus. Ito yung sinasabi kong parang brace kay Saber. Nakatali lang siya ng tie wrap sa likod netong figure natin. Ball jointed doll pala to si Saber, kaya gumagalaw lahat ng mga joints. Tapos ito yung setup natin.
daming tripod. Ayan, so dito nakakapit yung brace natin kay Saber. Ano to? Hindi siya light stand eh. Though, pwede naman sana siya sa light stand, pero dapat kasi separate siya. And ito yung available lang. Actually, mic stand tong gamit ko dito eh. Tapos, ayan. Tapos, dalawang kartolina na color green. Then, binutasan ko siya sa gitna para maliit lang yung butas niya doon. So, itong umbrella na ginamit ko yung modifiers natin para doon sa parang pinaka main light natin sa buong setup. Kasi para mag-bounce yung ilaw, mas soft. So, nag-bounce muna yung ilaw dito bago siya bumalik dito. And hindi siya lahat dito pumunta. Makikita nyo dito yung pinakamaliwanag kasi dito yung pinaka-bounce nung liwanag niya. Konti lang yung nag-spill dito. Ginamit lang natin yung spill nung liwanag papunta dito sa background natin. And then, pinantay siya netong dalawang ilaw. Itong dalawang fill light. Hindi ko alam kung na-play ko na yung video, pero may unboxing video to. Tapos ito, nilagyan ko siya ng color black na matte para... Ano to? Actually, mousepad matte. Computer matte. Para hindi mag-spill yung color green or yung green na background niya. Tatama kasi yun eh. Babalik yun dito kay Saber. So magkakaroon siya ng konting green na parang haze na green. Isa pa nga palang dagdag dun sa setup is tong monitor para makita natin ng maayos yung kinukunan ng camera. Mas malaki yung screen. Syempre, mas malaki yung screen niya compared dun sa camera. And also, mas mapapabilis nito yung trabaho kasi nakikita mo na siya. Tapos, ang pwesto ko kasi dito ako sa kabila. So, nakatutok tong monitor na to sa akin. Nakikita ko na yung nangyayari. And then, pipindutin ko na lang yung shutter button. Tapos, habang ina-adjust ko siya, nakikita ko rin dito kung ano yung ginagalaw ko sa kanya, kung ano yung movement ni Saber. So, ang nangyari ngayon, inulit natin yung setup kasi kulay green yung mata ni Saber. Though, malayo naman yung color green ng mata niya sa green background natin na nauna. Pero, color green pa rin siya. Kaya, kinailangan natin siyang palitan into red kasi hindi rin natin siya pwedeng gamitan ng blue kasi meron ding blue yung ipet ni Saber, yung tali niya sa buho. So, ito na yung final setup natin. And may nadagdag tayo na snoot. Ano lang to? Lampshade. Na nilagyan ko lang siya ng LED para lang patayin or in-neutralize yung color red na nag-bounce dito sa baba na color red papunta kay Saber para as much as possible natural pa rin yung kulay. And again, ito pala yung sa shoot natin. Sa simula, maglalagay lang tayo nito. Tawag dito ay, ano ba tawag dito? White balance card. Gray card, white card, and black card. Well, sa editing mo siya gagamitin. Para i-color pick, color picking lang para tama yung white balance, consistent. Iisa lang yung white balance sa lahat. Well, yun pa nga pala. Itong setup na to is tumagal na ng parang 2 weeks na yung nakakalipas mula dun sa shoot natin na color green yung background. Ang nangyari is trial and error. Kasi hindi naman ako professional dito sa stop motion animation. Kaya medyo natagalan and mahirap talaga siya gawin. Hindi ko alam kung gagana to o hindi. Pero sana gumana. Sana magana natin. Siguro ipakita ko na lang sa inyo ng mas detailed yung setup. Bali, ang nangyari, yung nauna, ginawa yung unang, yung color green pa yung background niya, yung support or yung rig ni Saber, nakalusot yun doon. Tapos naka-tie wrap yun sa katawan niya, sa damit. So, ginawa ko ngayon, inilabas ko na yung support niya. Well, ito lang yun eh. Ano yan? Mic stand. Mic stand lang yan na nilagyan ko ng alambre. Gumawa ko ng alambre tapos binalutan ko rin siya ng color red. Tapos nilayo ko. Sa stop motion animation or sa kahit anong shoot na i-chroma key mo. Chroma key meaning tatanggalin mo lang. Keying, tatanggalin mo lang yung isang kulay.
dapat ang rule of thumb is dapat malayo yung subject dun sa background na sa background niya. And then dapat consistent yung light. So ayun, same pa rin yung setup na na ito yung dalawang video light natin na fill lang para sa kanya, and then yung ring light natin na nandito, yung 18 inches na ring light. Dinagdagan din natin siya nitong ilaw na to na LED lang yan, lampshade. Actually, lampshade lang siya, tapos LED lights lang talaga. Tapos kinabit ko lang sa kanya yung snoot. Ito, pangit pa nung pagkakatape. Well, ayun, ganun lang. Tapos ganun pa rin. Meron pa rin siya nito, yung para lang makontrol natin, modifiers na rin siyang matatawag, pero cartolina lang yan na black. And then, white dito para kahit papano yung mag-i-spill na ilaw dito ay tama pa rin kay Saber, pero white na lang para mabawasan ng konti yung shadows. So, meron naman na tayo pang neutralize sa kanya. Yung pa nga pala, nakalimutan ko yung rig ni Saber na dati naka-tire up sa kanya. Ngayon, naka-magnet na. May magnet siya, guys. May magnet siya dito sa likod. And neodymium magnet na maliit lang. Neodymium, ewan ko bakit neodymium yung tawag doon. Basta yun, malakas na magnet yun. Tapos ito, dahil alambre siya, didikit siya doon. So, didikit siya kahit saan. Mas mabilis. And yun nga, kasi gusto ko siya palakarin. Whoop! O, diba? Hindi siya natatanggal agad. Ang tawag kay Saber ay ball-jointed doll. Sobrang articulate niya. Hindi lang nagagalaw yung mga joint ng daliri niya, pero yung kamay, lahat nagagalaw yan. So that's it, guys. Thank you for watching this behind-the-scenes stop-motion animation of Saber. If you enjoyed this video, please give it a thumbs up. If you want to see more videos like this, please don't forget to subscribe to this channel. If you have questions, suggestions, or you have anything in mind, please let me know in the comment. Once again, my name is Haight, and I will see you in the next video. Mabuhay! Come on! Perfect! Perfect?